Hangkog. Nasa gitna tayo ng kalsada, guys. Ayan, tatawid tayo, nagmamadali. Naglalakad pa uwi. Ayan, guys. Galing ako sa Chunwan. Naghihintay ako kay Cherry. Kasi tumawag siya sa akin. Tumawag si Cherry kanina. Habang ano, kinuwento ko sa kanya na bumili ako ng mangga. Mabigat. Mabigat, guys. Ito yung mangga, oh. Ayan. Mabigat. Nihintay ko siya kasi nga kukunin niya yung mangga. So isang oras na akong naghihintay sa kanya, biglang tumawag si Rose, yung isang kaibigan ko dito, malapit na kaibigan ko dito. Bigla siyang tumawag, umiiyak, kaya hindi ko na nahintay si Cherry. Puntahan ko siya ngayon kasi iyak siya ng iyak, eh hindi ko mapatahan. Alam niyo yung si Joy na kaibigan ko. Pupuntahan ko siya ngayon. Kasi habang hinihintay ko si Cherry na kukunin niya tong mangga niya na binili ko, tumawag si Joy, iyak nang iyak. Kaya ito, napasugod ako, naglalakad. Pupuntahan ko siya, guys. Iyak nang iyak, eh hindi ko makausap, eh. Pero nakita ko na kanina sa post sa Facebook niya na medyo may problema, pero hindi ako nag-comment. Kakausapin ko siya ngayon, pupuntahan ko siya ngayon. Naglalakad ako, hinihingal ako, guys. Hindi po biro yung buhay dito sa bilang isang OFW po. Hindi po biro ang buhay dito po pag malayo tayo sa mga ano natin, kaibigan, pamilya. Kaya payo ko sa mga kapwa ko OFW na may balak na pumunta dito, dapat malakas po yung loob nyo. Kasi pag nandito tayo, hindi lang po trabaho yung haharapin natin. Marami pong unexpected na problema na darating. Ganun po. Kita-kit po tayo mamaya, ha? Bye! Kukwento ko sa inyo mamaya kung ano problema ni Joy. Pupuntahan ko siya ngayon. Medyo malayo-layo to, guys. Malayo-layo yung nilalakad ko papunta sa kanya. So ako kasi yung napili niya yatang tawagan. Siguro sa akin siya komportable na nasabihan yung problema niya. Kaya pupuntahan natin siya. Yan lang yung kaya nating itulong. Yung i-comfort natin yung kapwa nating OFW, guys, pag nangangailangan ng kausap. Marami kasi dito, guys, alam nyo ba yung mga karamihan dito ng mga OFW na homesick. Yung tipo na mayroong mga problema pag hindi nila nakaya, wala silang magpagsabihan. Ayan, tumatalon. So, ayan na naman, tumatawag na naman siya. Ayan, tignan nyo ito, yung dalawang sexy na to. Ang sexy. Kawaii, ate. May tumatawag saglit. Sa baba ka na? Baba. Pupuntahan na kita. Oh, sige na, babay na. Bye. Oo. Nung bago natin sila, pinasok sa buhay, may tawag ito,
may mga consequence na mangyayari, i-terminate ka, relocation. Madami na, kumbaga, meron nga dyan ibang 10 years eh. Ano akala mo, hanggang ano na yung tipo, sila na lang magiging amo mo. Hanggang sa hindi ka na mag-work ba, yung gano'n. Hindi, parang gusto ko kasi mangyari, parang ako yung aalis. Oh. Parang ang sakit na nangyari sa akin na sila yung aalis. Mm-hmm. Tapos parang unless na lang makikita ko pa sila kasi, kasi okay na sila eh. Okay. Oo, sanay yan sila, nakaba. Ano, ganyan ang buhay natin dito para tayong gamot na pag-expire na tatapon na lang. Alam mo yan? Parang, alam ko yun, pagbalita nila sa akin, parang... Dali lang? Dali lang. Oo, ganun na sila dito. Sana yan sila. Pero ano, nakikita ko kay kahit mga ako? Thank you sa 4 years, thank you sa... Nagpapasalamat siya. Pero alam mo yung saya nila kasi na-approve yung visa nila. Yung, iba. Ang selfish ko kasi nagdasala ko kagabi. Sana hindi nila matuloy. Ang selfish ko yung parang ayoko sila matuloy. Saan sila pupunta? Doon sa pamilya ng babae? Hindi. Sa pamilya ng lalaki? Wala sila pamilya. Saan lugar sila pupunta? Kasi, di ba lahat naman sila British colonies naman sila? Lahat sila may British holder passport sila. Di ba pwede sila mag-migrate doon? Visa lang ang ano nila, kailangan nila. Kasi kailangan mag-show pa doon naman. Saan sila pupunta? China o? UK. Sa UK.